Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang kwento at kahalagahan sa tradisyonal na kanta ng mga Pilipino na Bahay Kubo. Narito si Shao Chua sa Showtime, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! May isang tradisyonal na awitin tayong mga Pilipino na nagpapakita kung gaano kahalaga ang Bahay Kubo sa ating kultura. Inayos ito at pinakalat ni Assemblyman at Justice Norberto Romualdez, uncle ni Imelda Marcos, sa kanyang progressive music series noong 1939. Problema tulad ng napansin ni Brad Pitt, pinuno ng samahang Ang Dating Doon. Ang awit na ito ay hindi talaga tungkol sa Bahay Kubo dahil sa lyrics, nirat-rat ang gulay. Puro gulay na, singka, masa, talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani at iba pa. At nang isalin ito ng mga Inglesero, may nipa hat ang kinalabasan. Ayon kay Brad Pitt, mali ito. Dapat daw ay may nepa Q-mart dahil ang daming gulay. Alien? Mahalaga nga ang Bahay Kubo, ngunit dahil sa pinakalat ng kolonyalismo na nosyon ng kahit munti, akala natin maliliit ang mga Bahay Kubo. Ngunit tulad ng simbahang Muslim na Langgal at sa Torogan sa Maguindanao, malaki ito at ilang pamilya ang pwedeng tumira. Maaari itong tawaging Bahay Austronesiano, ang kultural na gamit na tugon sa tropikal na klima sa karagatang Pasipiko. Kumbaga, inangkop ng Pinoy ang Bahay Kubo sa kanyang mainit na kapaligiran at klima upang magtamo ng ginhawa. Nasa paligid lamang natin ang mga materyales nito. Kumbaga, dapat ang kanta, Bahay Kubo, kahit munti, hagdan kawayan, dingding sawali. Ang mga malalaking bubong na nipa at kogon ang siyang nag-aabsorb ng init na mula sa sikat ng araw habang ang mga malalaking bintana at matataas na kisame nito ang malayang nagpapadaloy ng hangin. Ang pagkakaroon ng silong nito ay kapaproteksyon sa mga mababangis na hayop sa init ng lupa sa araw at lamig nito sa gabi. At kung sakaling lilipat ng lugar, madali itong ilipat, magbayanihan lamang ang mga kaibigan at kapitbahay sa pagbuhat nito sa bagong lokasyon. Ang huling imahe na ito ang kumakatawan ng minimiting pagkakaisa ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Bayanihan, lipat bahay. Pagdating ng napakaraming bagyo sa ating bansa, bumagsak man, madaling itayo. At madalas dahil gawa sa kawayan, sumusunod at tumaayon lamang sa malakas na hangin. Ayon sa aking guro, kaklase at kaibigan, ang antropologong si Dr. Carlos Tatel Jr., nasasalamin din sa Bahay Kubo ang pagkakaiba ng kanluraning konsepto ng tahanan bilang mga pribadong espasyo sa ating konsepto ng tahanan bilang bukas na espasyo kung saan doon lahat nagaganap ang gawain ng mga pamilya. Tulugan, kainan at iba pa na sa aking palagay ay nakaambag sa ating kultura ng close family ties. Ginagawang opisina ng dato tulad ng ginagawa rin ngayon ng mga politiko sa kanilang mga bahay. At sa disenyo nito, lalo na sa Torogan, hindi lamang kakikitaan ng okir, kundi ng disenyo ng naga o ahas. Makapangyarihang espiritu sa ating sinaunang pananampalataya bilang mga bantay. Ngunit, ano ang nangyari sa Bahay Kubo nang dumating ang kolonyalismo? Nawala ba o nabura ito? Ano ang pamanang iniwan ng Bahay Kubo sa arkitektura ng daigdig? Abangan ang susunod na kabanata. Ako po si Shao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shao.